Hello mga ka-vloggers, good morning. Andito tayo sa San Fabian, Pangasinan. Ngayong umaga, kahapon dumating kami dito. So ito lang tips na pwede nyong isalang ala kapag may outing kayo magpamilya. How do you call that? Isang pamilya, I mean to say. Unang-una is kailangan mong ilista yung mga pangangailangan mo, pangangailangan nyo ahead of time. For example, yung mga food nyo, yung mga kitchen utensils, mga gamit nyo sa mga araw na yun. Syempre, huwag nyo kalimutan yung mga damit. Damit ng mga anak mo, yung duyan, yung mga tent, or sleeping bag, toothbrush, sabon, shampoo. Yun na yung ilista mo na para mabili mo na ahead of time. Number two is gumamit ng malalaking bags na pwede mong pag-isahin lahat. Kung pwede mong ilagay pa doon yung mga food nyo, wag naman. Pero at least isang bag yung mga punan. For example, yung gamitin nyo sa pantulog, sleeping bag, kumot, mga damit nyo. Tapos mga damit ng mga bata, yung maliliit na, for example, mga underwears, mga bra, or maliliit na damit ng mga anak mo, you have to put it in a separate bag, pero sa ilagay mo rin lang sa malaking bag para mag-isa doon na all in one na yun yung bag na malaki. And then isang bag sa para sa mga food. For example, magbabaon kayo ng prutas, you put it in a container, and then another cellophane or eco bag for plates, spoons, and then kapag magbabaon kayo ng chichiria. And then another small bags for rice, ganun. Pero mailagay sa isang malaking container. Ang iniiwasan kasi doon, pag nilagay mo na yung isang malaking bag, andun na lahat. Hindi mo na kailangan na mag-isip pa kung may naiwan ka ba, o kaya may nalaglag ba, ganun. Yung mga iwasan natin, yung mga naiwan sa sasakyan, naiwan sa kwarto, na meron pa palang maliit na bag. Kapag may mga makes up mo as a mom, yung mga gamit na alcohol, tissue, gamit na yung ready mo na makuha sa bag mo, ilagay mo lang sa shoulder bag. So, counted na yon yung bag mo. Kasi parang lalo na pag tayong mga mami, hindi tayo makamove pag wala tayong bag eh. Paglagyan ng mga wallets o tissue, pamuna sa mga laway ng mga anak. Kapag sumuka sila sa sasakyan, at least andun na yung tissue na naka-ready. Ibig sabihin, yung shoulder bag mo, yung malaking bag pinaglagyan ng mga gamit, and then the container for your kitchen needs. At least you are only counting three things na madadala mo na sa picnic. Kung may mga anak kang malalaki, yung mga teenagers, bahala na sila. Let them be responsible sa mga gamit nila kung may kakargahin man sila or may kukunin man, may makukuha silang kukuha man sila ng sarili nilang gamit. Kailangan maging responsible sila. Then ikatlo, magdala lang ng maliliit na gamit. For example, maliit na towel, yung kasya lang na pwede mong pamuna sa mga anak mo pagbasa sila or pagkatapos maligo. And then maliit na towel din sa mga pawis. Maliit na unan, or kahit hindi na
kailangang magdala ng unan. Pwede daw mo namang gamitin pang unan yung jacket mo or mga damit mo na pwede mong gagamitin sa araw na yon. O kaya yung ginamit mo sa biyahe na neck pillow, yun na yung gamitin mo na pantulog sa outing. Huwag kang magdala ng maraming unan na akala mo bahay mo yung pupuntahan mo para iwas bulky yung karga natin. And then, one thing more is, gumamit ng duyan o kaya sleeping bag. Ang sa akin lang, mga kaibigan, yung tent kasi, pag dinala mo sa isang lugar, yun bang ano? Naghanap ka pa ng lugar na pwedeng patag, lilinisan mo pa, i-spread mo pa, ilagay-lagay mo pa yung mga poste nito, tapos mag-spread ka na naman ng sheets, bed sheets sa loob. So mas marami kang dadalhin sa ano kapag tent ang kukunin mo. Pero kapag sleeping bag, andun na lahat, kaya hindi ka na mag-uunan, andun na yung kuhod mo, then matutulog ka na dun. And then kapag sa duyan naman, meron naman kasi yung duyan na may kumot na, and pwede mo nang gawin yung duyan na may kulambo, pwede mo lang pangkumot yung half ng duyan. So pwede rin naman sa mga bata, sa old, pwede rin sa, pero hindi pwede sa mag-asawa. Pero excuse muna kapag matutulog kayo ng asawa, kahit maghiwalay muna kayo sa gabing yun. So yun ang konting tips para iwas limot pag may biyahe kayo. Alam nyo kasi mga kasama, kahapon, yung bag namin kasi maliliit. And then, iba yung pinaglagayan ko ng unan, iba yung pinaglagayan ko ng mga needs namin, ang toiletries, yung mga tissue, iba yung pinaglagayan namin ng mga damit namin. Although sama-sama yung damit namin ng mga anak ko, pero isang bag na naman yon. Then pagdating namin dito, tapos nagtampisaw ka na kami agad ng mga anak ko dito sa beach na to. Naligo kami, siyempre masama kami. Hindi pa kami nagbalit ng mga shirt. Basta yung kung ano ang suot namin sa araw na yon, yun na yung ginamit namin na naligo dito sa dagat. Nung maligo, magpapalit sana kami, magsha-shower na kami. Pagpunta ko sa sasakyan, nahanap ko yung traveling bag. Maalala ko, hindi ko pala nailagay sa compartment ng sasakyan. Kaya, parabang I was so nagtaka ako or whatever, na-stress ako masyado. Sabi ko, Lord, bakit masyado ata akong occupied na never kong naisip kahit man lang nung mag-move out kami sa bahay na hindi ko man lang chinek kung okay lahat. Kasi ang problema, maliliit yung bags namin na pinaglagyan namin. So, karga kami ng karga ng mga gamit namin sa kusina, yung mga bag ng unan, bag ng mga toiletries, and then bag ng mga kasama namin, wheelchair ng tatay namin, yung mga kanin namin. So akala, nung puno na yung masasakyan, akala ko na ilagay na lahat. Pero yun pala ang pinaka-importante, naiwan. So awang-awa ako sa mga anak ko kahapon na basa sila, tapos sabi ko sa pamangking ko, can we please go somewhere na bibili ng mga damit, and then mga undies ng mga anak ko, and then ako, kasi walang-wala talaga. So they stayed here sa beach, tapos nung lumabas kami doon sa highway, 20 or 15 minutes away from here sa beach, wala kaming makitang pambilhan ng mga kahit panty man lang, walang nakasabit,
puro sari-sari store. And then, pumunta pa kami sa main highway, yung papasok na dito sa San Fabian, hanggang nakarating kami ng Mangaldat, I think Mangaldat ba yun? Na 30 minutes away from here. Syempre, sasakyan, parang pag 30 minutes, parang okay lang. Pero ako, na isang ina, iniwan ko yung mga anak ko na basang-basa, giniginaw na sila kasi gabi na, iniisip ko yung babalik na sana kami agad. Pero pagpunta namin sa Mangaldat, naghirap pa ako na naghanap ng mga pwedeng pagbilihan ko ng mga ano. Pagbilihan ko ng mga damit. And then naglakad pa ako ng mga ilang minuto. Sabi ng pamangkin ko nung pagbalik ko sa sakyan, sabi niya ang tagal ko. Sabi niya 30 minutes daw akong wala. Kasi nga pabalik-balik ako sa kanto, naghahanap ng mga stores. And then nung pumunta ako sa isang store, wala pa doon lahat yung kailangan ko. Naghanap uli na naman ako. Ang pinaka worst doon, mga kapatid, basang-basa ako nung naglakad ako sa kalye. Nakakaloka talaga. Stress na stress talaga ako. Kaya, my gosh, yung kahapon, August 5, August 5 kahapon, 2022, memorable sa akin yan. Kasi, pumunta ako sa highway dun sa Mangaldat na basa yung damit ko, naka-jacket lang ako ng maong. And then, nung pumasok ako, sabi ko, sorry, basa ako, kaya naghanap ako ng damit. Galing kami sa San Fabian. Wala palang malapit na pagbilihan dito. And tapos meron pa yung nagpapalimos na pipi. Nag-a-action siya na gumaganon siya. Humihingi. Tapos I'm in call. Tinatawagan ko yung pamangkin ko kasi nakabili na ako ng damit and then bibili ako ng papasok ako ng Mercury. Good morning, Yoka. My son is here. Papasok ko na ako Mercury. Tapos humihingi yung pipi na mamalimos. Then nung ano yung tawag natin doon, yung kumuha ako sa bulsa ko, puro buhangin. Yung 10 pesos puro buhangin. Binigay ko sa pipi, nagtataka siya. Eh, yung action niya, galing kayo sa beach, parang yun ang sinasabi niya. Sabi ko, oo, kaya basa ako. Hinahawak-hawakan niya ako. Sabi niya, yung ganun, parang ina-action niya na basa ako. Sabi ko, oo, basa ako. Then, nahihiya man ako na pumasok sa Mercury na basa. Pero, I had to do, kasi kuha ako ng bonamita para sa aking anak kasi nahihilo siya. Nung nagbiyahe kami na pumunta dito from Biscaya, from here, ilang beses siyang sumuka. Kaya ngayon na magbiyahe kami uli, pabalik, ikot muna kami ng Baguio. Ayun, sa Baguio. Medyo malayo pang mararating. 2 hours away from here. Ikot kami ng Baguio, kaya papainumin ko pala tong anak ko ng Bonamin. So, bye-bye. Let's go, my dear. You go and drink. Bonamin?